Hello po mga kapatid, brothers and sisters, kumusta na po kayo? Good morning, good afternoon, or good evening, saan man sulo kayo ng mundo na nararating ng vlog na to. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome once again sa ating God's Healing Mission. Bago po ang lahat, pumunta tayo sa pambuhay na panalangin sa ngalang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasin doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. Pati na ang saro ko yung pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ngal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Namnamin mo ang awitin niyang kapatid para sa atin lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Yes, kapatid, lumapit ka sa Diyos. Namnamin mo ngayon ang awitin niyang kapatid para sa atin lahat. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ang Diyos ay pag-ibig. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Lumapit tayo sa Kanya, siya ay pag-ibig. Magtulungan, magmahalan. Yes, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hi! Hello! Kumusta na po kayo mga brothers and sisters? Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, welcome po sa ating God's Healing Mission muli. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender. Siyempre, lay minister din po. Isa sa mga Bible preachers ay isang Catholic charismatic po. Hello po sa aming Bishop dyan, si Bishop Ambo sa Caloocan, Father Abet, kumusta na po kayo, Father Adrian, at sa aming ninang, ang pinaka-head servant po namin sa lay servant of Jesus and Mary, pati na lahat po ng mga elders dyan, mga miyembro, mga sisters and brothers, kumusta na po kayo, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, napakaganda po ng topic muli ngayon. Sabi ko nga, lahat ng mga topic na yan ay paganda ng paganda. Sana po, kung may pagkakataon, please share mo to kapatid. I-share mo sa lahat ng mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, mga anak mo, para maraming ma-blessed, hindi lang sa karunungan ng Diyos. Siyempre, ang pinaka-importante, yung maligtas mo, ang kaluluwa ng kamag-anak mo. Amen ba? Yes, walang ibang pinaka-importante. Kaya po ang God's Healing Mission natin, a mission to heal, to protect, and to save people. Lalong-lalo na po magkaroon tayo ng karunungan kung paano ba talaga ang kaligtasan sa kabila ng mga napapakinggan natin sa mga charismatic. Ano ba talaga? Ano ba talaga gagawin ko para maligtas? Ano ba talaga ang mga utos ng Diyos? Dito po, lagi ko sinasabi, marami tayong matutunan na tunay na turo ng kaligtasan sa Biblia. Amen! Ito po ay Catholic vlog. Para sa lahat ng mga bago lang po dyan, ang gagamitin po lagi natin ay Catholic Bible. Ito po ay turo ng simbahan at turo din ng Biblia. Amen? Muli, welcome sa ating God's Healing Mission. Tandaan po natin na ang pinaka-main goal nito ay to save life and to save people's souls.
wala namang higit eh. Sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig, lumapit ka sa Kanya at isisave ka niya, hindi lang naman po dito sa lupa. Isisave din niya pati na ang kaluluwa mo, kasama na ang buong mong pamilya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sabi nga, pagsisisi, kabanalan, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa at sa buong mong pamilya. Ngayon, nasa ang topic na po tayo ngayon? Nasa topic number 37. Marahil ay nagtataka kayo, kakaiba ito. Kakaiba ang title natin dahil iisipin natin, paano kaya makikita mukha ng Diyos? Hello? Diba? Ganda lang nga lang, ganda ng title natin. Gusto mo bang makita ang mukha ng Diyos? Hello? Ready na ba kayo? Siyempre, lahat ng tao gusto makita ang mukha ng Diyos. Pero sabi nila, espiritu lang yan. Paano mo makikita? Tama, no? Espiritu lang, no? So, paano mo makikita ngayon? Gustong maligtas, gustong makita ang mukha niya. Paano ba talaga, Brad? Paano ba talaga, Lord? Ngayon, sabi ko nga, kakaiba lahat. Ito po ay ayon po sa nasusulat sa Biblia. Lahat ng gagawin, lahat na sasabihin natin ay ayon po na sa nasusulat sa Biblia. Hindi po ako, sabi ko na sa iyo, hindi po ako magsasabi, kundi ang banal na kasulatan ay magsasabi. Paano daw natin makikita ang mukha ng Diyos? Brad, meron bang ganun? Meron bang word for word na makikita mo mukha ng Diyos? Hello, sino gusto makakita ng mukha ng Diyos? Ayan, nakikita ka ni Lord, ha? Sabihin mo, ayan, tawagin mo na yung mga anak mo, pamilya mo, magulang mo. Dito malalaman natin, napakaganda ng topic natin. Pwede pala at paano? Unang verse natin titingnan. Meron ba talagang taong makakakita sa mukha ng Diyos at sino ang mga yon? Hello, ready na po ba kayo? Ayan, i-ready nyo na po yung ballpen nyo at papel nyo para ito po, umpisa na natin ang Bible study natin dito sa vlog natin sa God's Healing Mission. Una, sino ba yung mga tao makakakita sa mukha ng Diyos ba talaga? Sino ba talaga? Tingnan natin po. Lahat po ito nasa Bible, chapter by chapter, verse by verse. Hindi po manggagaling sa akin, ha? Ito ay manggagaling sa Biblia, kung ano yung tinuturo ng Biblia sa atin. Paano mo ba talaga makikita yung word for word na mukha ng Diyos? Makikita ba talaga? Una, tingnan natin. Mateo 5, tingnan po natin, ha? So, Matthew chapter 5, verse, tingnan natin, verse 8. Paano daw muna makikita ang mukha ng Diyos? Sino ang mga yon at paano? Ang sabi rito sa Mateo 5, chapter 5, verse 8, malinaw po ito, ha? Si Jesus mismo ang nagsabi, paano mo makikita ang mukha ng Diyos? Basa, ito po, ha? Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Sino daw ang pwedeng makakita sa mukha ng Diyos? Sabi mismo ni Jesus, mga brothers and sisters, ha? Yung naglilinis ng puso. Hindi ganun kadali, ha? Hello? Pero pwede. Ang kagandahan dito, sabi ko, Jesus reveals all the commandments and all the reasons at lahat ng rason, lahat ng solution sa problema. Nasa Biblia na po lahat yan. Lalong-lalo na po itong sitwasyon na gusto mo bang makita ang mukha ng Diyos. Ayan, word for word. Maglinis ka daw ng puso. Ngayon, ang tanong ng iba, Brad, paano ba yan? Ano ba proseso niyan? Ano ba ang proseso ng paglilinis ng puso para naman makita mo ang Diyos? Ito, wala siyang word na mukha, no? Pero mamaya, mayroong exact word na talagang makikita mo ang mukha ng Diyos. Dito sabi, makikita mo lang ang Diyos. Walang mukha, di po ba? Pero, dun muna tayo sa paglilinis. Paano ba ang paglilinis? Ano ba ang procedure? Dito makikita natin ang proseso. Paano ba yung paglilinis ngayon naman ng puso? Una, siyempre, kailangan lumapit ka muna. Amen? Mateo 11, ito madalas natin naririnig to. Mateo 11, verse 28. Ano sabi rito? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko ang salita ng Diyos. So, malino po,
Si Jesus mismo nagsabi, lumapit ka muna kay Jesus. Amen? Lumapit ka muna. Para maglinis ka, umpisan mo, lumapit ka. Hindi ka pwede maglinis ng puso sa sarili mo lang. Hindi ka pwede magbago sa sarili mo lang, kapatid. You need Christ. Amen? Kailangan mo yung mga salita niya. Kailangan mo ng Bible study. Kailangan mo magsimba. Hello? So, hindi basta-basta maglilinis. Lumapit ka muna. May gagawin ka. Paglapit mo, ano ba ang gagawin mo ngayong paglapit mo? Ganun na lang ba paglapit? Prayers na lang. Oh, Brad, pwede na magsimba. Prayers na lang. Titingnan natin. Ano pa ba yung pwede mong gawin? Proseso po ito, ha. Una, tingnan natin sa aklatang Marcos. Marcos chapter 1 verse 14 to 15. Ang sasabihin ko po rito kung paano paglilinis ng puso mo para makita mo ang Diyos. Hello? Si Jesus mismo ngayon, ang mga commandments of Christ, commandments of Jesus, kung paano naman ang paglilinis. Tingnan natin, sapat na ba yung lumapit ka lang? Mayroon ka pang gagawin. Si Jesus mismo po ang nagsabi. Ano ba ang gagawin natin? Bago maglinis, lumapit. Tapos ano sabi rito? Dito sa Marcos chapter 1, verse 14 to 15. Sabi rito, pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. So si Jesus mismo po ang nagsasabi rito. Siya po ay nangangaral. Sabi rito, dumating na ang takdang panahon. Sabi po ni Jesus, ha? At malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ano sabi rito? So, hindi sapat yung lumapit ka, may gagawin ka pa. Ano sabi niya? Pagsisihan daw at talikdaan ng kasalanan. Hindi po ako nagsabi rito, ha, para makita mo si Lord God, si Father God, ang Diyos, pagsisihan mo rin. Hello? Ngayon, ano naman gagawin natin? Proseso po tayo, ha. Pagkatapos mong pinagsisihan, ganun na lang ba? Okay, nagsisina ako, Brad? Okay na ba? Ayan, kaya sabi ko, dito po sa ating vlog na to sa God's Healing Mission, kumpleto po ang kaligtasan. Tandaan po natin, hindi pwede yung hati-hati. Ang tawag doon, chap-chap lang. Hello? Kagaya ng mga ibang sekta natin, ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, china-chap-chap. Sabi nila, faith lang, maliligtas ka. Mali. Sa Biblia po, ang kapal ng Biblia, ang dami pong sinabi ni Jesus. Ayan, una lumapit para maglinis. Pagsisi. Meron pa ba sinabi pag nagsisi ka na? Meron ka pa bang gagawin? May sinabi rin po eh. Roma 12:11. Tingnan po natin sa aklat ng Roma. May sinong pag-akit ni Jesus, eto naman po mga apostol niya ang nangaral. Tinuloy nila yung pangangaral. Anong sinabi ng mga apostol? Roma 12:11. Eto naman po, tingnan natin. Ang mga apostol na to nagsabi. Pagkatapos mo daw lumapit, hindi lang prayer, ha? Hindi lang pagsisimba. Magsisi ka. Pagkatapos mo magsisi, mayroon pa. Ano po ito? 12:11 po ng Roma. Sabi rito, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon ang salita ng Diyos. Ano daw po yun? Maglingkod ka. So, proseso po uli, ha? Ulitin ko. Lumapit ka sa Diyos. Magsisi ka. Ito po yung mga commandments, proseso, the process, processing yun eh. Parang purgatorio yan, pinaprocess tayo. Paano mo makita ang Diyos? Nandito po lahat kumpleto sa Bible. Lumapit, magsisi, maglingkod. Bakit ka ba dapat maglingkod? Old Testament pa lang po yun. Sinabi ni Father God, may sinabi sa Malakias chapter 3 tayo, verse 16 to 18. Si Father God may sinabi sa mga naglilingkod. Kaya nga lagi ko sinasabi, kahit mga kapatid ko, sister, wife ko, lahat po ng mga kaibigan ko, lay minister, hindi po sapat din na mga magsimba ka lang. Hindi sapat yun. Ang Biblia kompleto, maglumapit, magsisi, at maglingkod. Bakit? Si Father God sinabi niya rito, ito kausap niya yung mga lingkod. Sabi po ni Father God, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh,
narinig niya ang kanyang mga usapan. Narinig daw po mismo ni Yahweh. Sino po yun ang Diyos Ama? Noong Old Testament pa lang ha. Kaya ipinatala niya ang isang, sa isang aklat ang kanilang pangalan. So nakatala na daw yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Hello? Uulitin ko po ha, nakatala na pala itong mga pangalan ng mga ito sa aklat ng buhay. Sino ba itong mga ito na nakatala na? Tuwang-tuwa ang Diyos Ama. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh, sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na, naglilingkod sa kanya. Ano daw sabi? Naglilingkod. Kaya pala sabi nung, sa New Testament ng mga apostol, maglingkod na. Bakit ka kailangan maglingkod? Natural po, sa paglilingkod, dun ka maraming pupunta sa mga gawain, marami kang mga word of God na maririnig. Amen. Hindi ka pwede magsisi na lang, tapos na. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan mo lagi na may naririnig na salita ng Diyos dun sa pamamagitan ng paglilingkod mo. Kaya lagi kong sinasabi din na please umaten kayo sa mga charismatic. Isa po yan, yan, lay servant of Jesus and Mary. At kahit anong charismatic po, umaten po kayo. Maglingkod kayo. Yun ay paglilingkod sa Diyos at sa iyo na rin sarili mo. Binibigyan mo ngayon ng pagkain espiritual ang sarili mo. Maglingkod. Bakit daw? Sabi mismo ng Diyos Ama, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ayun. Makikita mo mabuti at masama pag naglilingkod ka na. Hindi ka lang pwede nagsisi na tapos patulog-tulog ka na sa pansitan. Hello? So hindi po po pwede yun. Kailangan maglingkod. Kumilos ka, kapatid. Gusto mo makita ang Diyos? Kumilos ka. At una, lumapit. Tapos magsisi daw. Pagkatapos maglingkod. Ito yung mga lingkod kasi, nandito yung mga benefits mo. Ano ba yung makukuha mo? Ang sabi ng Diyos Ama, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masasama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod ang salita ng Diyos. Kaya pala sa charismatic, maalala nyo po, lagi may nagpupuri, nagsasabi. Ano lagi sinasabi nila? Iba talaga yung naglilingkod sa di naglilingkod. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, yung mga LSJM, mga regular viewers natin, alam nyo po yan. Biblical po pala yun. Ang Diyos naman nagsabi, iba yung naglilingkod sa hindi naglilingkod. Bakit? Tayo na po yung nakakaalam nun, di ba? Ang dami kasi nating nalalabang Word of God. Amen. Yun ang paglilinis. Yun ang makakalinis. Hindi pwede ka magsisi lang. Pagkatapos mo nagsisi, stop ka ng makinig. Hindi po ganun. Maglingkod ka. Gumawa ka ng paraan. Umatin ka ng charismatic. Sumama ka sa paglilingkod. Amen. Ngayon, pag naglilingkod ka, ano bang ginagawa mo? Tumutulong ka ngayon sa kapwa, saka ka na humayo, saka ka na magturo. Pag marami ka na natutunan, humayo ka na naman, ikaw naman ngayon magturo. Ikaw naman ay magbigay na kahit papano yung natutunan mo sa charismatic mo, ituro mo. Bakit? Dito po sa Santiago 5, Santiago chapter 5 verse 20, malinaw po rito. Yung mga lingkod dito ha, pakinggan niyo po ito, napakaganda. Kapag naglilingkod ka kasi nagbibigay ka ng mabuti sa kapwa, gusto mo sila magsisi, magbalik loob. Ito po, first time, sabi ko, baka never heard in your entire life. Pakinggan nyo ito sa mga lingkod ng Diyos. Hello! Kayo po mga lingkod, listen! Lahat ng mga charismatic dyan, sabi ko nga, i-share mo to. Napakaganda nitong ibibigay kong talata. Santiago chapter 5 verse 20. Mga naglilingkod to, mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano sabi rito? 19 to 20 po ha, sabi rito. Mga kapatid, kung, sabi rito, nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang makapagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ayan po ha, si Santiago po nagsabi. Pag nagkakapagpanumbalik ka, halimbawa, mister nyo, kapatid nyo, anak nyo, nagsisi, nagbalik loob daw dahil sa paglilingkod mo. Sabi rito, ito ang tandaan ninyo, ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan.
Ayan ha, listen to this, very important. At sino man makakapagpanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas sa kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayon napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Narinig niyo po yun, sabi mismo ni St. James at ni Santiago. Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagbibigay ng salita ng Diyos, ikaw ay nakakapagpabago sa tao. Amen po ba? Kapag naglilingkod ka, nakakapagbigay ka, nagbabago, kaya kayo may po, ito po yung ginagawa namin ngayon. Ito po yung paglilingkod. Hindi lang kami lumapit, nagsisi na po kami lahat, pagkatapos naglilingkod. At pag naglilingkod ka, dun pa lang, ayan, mapapawi daw ang kasalanan mo. Kasalanan ng taong pinaglilingkuran mo, kasalanan mo, napapawi kapag ikaw daw ay naglilingkod sa kapwa at nangangaral ng mabuting balita. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nag-guess nyo po yun? Si St. James mo nagsabi, kapag ka pala ikaw ay naglilinis, abay napapawi. Nililinis mo yung kaluluwa mo habang nagpe-preach ka, nililinis mo rin ang kaluluwa, abay nababago yung mga makasalanan daw. At dahil doon, napapawi ang kasalanan niya, napapawi ang kasalanan mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Alam mo, napakaganda pa nito eh. Kaya sabi ko nga, dapat ang paglilingkod mo, pag lumapit ka na, nagsisi ka na, maglilingkod ka na, forever na yun, hanggang kamatayan na. Bakit? Siyempre, gusto mo nga maglinis ng kaluluwa mo para nga makita mo ang Diyos. Amen. At para makarating ka sa langit. Amen po ba? Ito yung mga naglilingkod, mayroon din pangako ang Diyos na sinabi sa Old Testament. Basahin natin po. Alam niyo po sa Book of Daniel, mismo si Prophet Daniel ang nagsabi. Ang sabi rito ni Prophet Daniel, tingnan po natin dito ha. Ang sabi po na sa Daniel chapter 12 verse 3, ito yung mga lingkod. Pag naglilingkod ka, nagbibigay ka ng kabutihan sa kapwa. Inaangat mo yung spiritual sense nila. Yung tinatawag spiritual aspects. So, pag nababago tao, napupunta sa kabutihan, tama? Pag napunta sa kabutihan, may sinabi si Prophet Daniel, ito po yung prophesize niya, ito yung vision niya. Kung sino ang makakarating sa langit, sabi po rito, na vision niya na may yung end of the world. Pag sabi rito, na vision niya yun, ito yung pahayag tungkol sa huling panahon. Sabi po ni Prophet Daniel, mabubuhay ang marami ng mga sa mga namatay, ayan po yung second judgment, sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. So may division, parusa at buhay na walang hanggan. Sino yung mapupunta sa buhay na walang hanggan? Sabi rito, at yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman ang salita ng Diyos. Uulitin ko po. Yung daw nakakaunawa at umaakay. Umaakay sa maraming kaluluwa papuntang kabutihan daw, sila daw magniningning sa kalangitan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Narinig niyo po yun. Kaya yung ginagawa natin ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, i-share niyo na to. Hindi man kayo mangangaral, i-share niyo po ngayon ito para naman, yun ang magiging pagkakataon niyo, yun ang way niyo ng paglilikod. Please share this video sa mga taong gusto mong maligtas, gusto mong mapunta sa kabutihan, gusto mong maging makadiyos at magbago. At sabi mismo ni Prophet Daniel, nakita niya yun sa second coming daw, yung vision niya, yung mga makakarating sa langit, yung mga nag-aakay sa kabutihan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ngayon, nasa huling part na po tayo. Kapatid, anong sabi ko kanina? Gusto mo bang makita ang mukha ng Diyos? Una, maglinis, sabi, no? Yung word na mukha. Ito, makikita na natin bandang huling, pinakahuling part. Mismo mukha ng Diyos, nakita po nila. Ulitin ko,
eksaktong word na mukha ng Diyos nakita nila nung second coming na, sabi po dito sa aklat ni Juan sa Book of Revelation. Ano yung Book of Revelation? Sa Apocalypse or pahayag. Ito po yung mangyayari, ayan na, nangyayari na. Pagdating ni Jesus Christ, makikita nila yung mukha ng Diyos. Ito yung mga maliligtas. Sino yung mga yon? Una, sabi ko nga, no? Lumapit ka muna, magsisi, maglingkod. Mga naglilingkod, mag-preach ka hanggat maaari iakay mo sa kabutihan daw po ang tao. Sabi po mismo ng Biblia, hindi po ako ha. Tapos daw maglining-ning ka sa langit. Pagdating ni Jesus, ayan na. Pahayag chapter 22, last part ng Biblia. Sino po yung makakita? Mismong mukha ng Diyos. Pahayag chapter 22 verse 3 to 4. Malinaw po, word for word, kapatid. Sinong gusto makakita sa mukha ng Diyos? Hello! Ayan po. Babasahin ko ngayon, ah, word for word, kung sino pwedeng makakita sa mukha ng Diyos as possible. Ba, Brad? Yes. Ayon po sa Biblia, hindi sa akin. Ha? Yung iba sabi nila, pwede ba yun? Yes. Sino yung mga yun? Tingnan natin. Last part ito, ha? Ng pahayag pagdating ni Jesus. May makakakita sa mukha ng Diyos. Basa, pahayag chapter 22, pinakalast po. Yung ano doon mangyayari sa mga tao sa pagdating ni Jesus. Sabi rito ha, tingnan po natin. Tingnan natin verse 3 muna. Walang masusumpungan doon, ito na yung bagong langit ha. Walang masusumpungan doon sa anumang sinumpa ng Diyos. Wala nang marumi. Ha? Diyos na kasi ang nagahari. Tapos, matatagpuan sa lunsod ang trono ng Diyos. Nandun na po daw ang Diyos. Ito na yung bagong langit pagdating ni Jesus po. Ito ha, second coming of Christ. At ng kordero. So, ang iniisip mo rito, iba yung kordero eh, di po ba? Si Jesus Christ. So, mayroong mukha ang Diyos. May Diyos pa, malibang kay Jesus. Hello! At ng kordero daw. So, makikita mo ang Diyos at ng kordero. Makikita mo si Jesus, pati ang Diyos. Sabi rito, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Word for word po ha. Sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Kanina, maglingkod. At sasambahin siya ng mga lingkod. At ano pa mangyayari sa mga lingkod? Makikita nila ang kanyang mukha. Word for word po ha. Uulitin ko. Ang mga lingkod na to ay makikita ang mukha ng Diyos at masusulat sa kanyang noo ang kanyang pangalan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Makikita word for word ang mukha ng Diyos ng mga lingkod. Sinong gusto maglingkod sa Diyos? Itaas mo kamay mo, brothers and sisters, nakikita ka ni Lord. Ayan po, napakaganda, sikreto to. Ito yung tinatawag na lihim na panukala na never heard in your entire life. Amen ba? Eh bakit ka malalapit lang? Bakit ka magsisimba na lang? Eh di maglingkod ka na, kasi makikita mo daw ang mukha ng Diyos. Sino yon? Yung mga lingkod niya. Amen ba? Ang sarap, di po ba? Una, yung naglilinis. Okay? Umpisan natin. O, summarize po natin. Gusto mo bang makita ang mukha ng Diyos? Malinaw po. Yung mga naglilinis daw ng puso, makikita mo ang Diyos. Yung exact word na mukha, paano mo makikita talaga yung mukha niya, ha? Napansin ko, iba yung kordero eh. Parang iba si Jesus eh. Di po ba? So, anong proseso? Lumapit ka muna sa Diyos. Tapos magsisi ka na. Magbalik loob ka na. Hello? Tapos maglingkod ka na daw. Tuloy-tuloy na paglilingkod. Paano ako maglilingkod, Brad? Maglingkod ka sa simbahan, umatin ka ng Bible study, maglingkod ka, pumunta ka sa mga charismatic. Yung mga nagbabahay-bahay, nag-aakit ng Mama Mary, pwede po yun, lingkod. Nagbibigay ka ng spiritual blessings sa mga tao. So, pag daw nagbibigay ka ng spiritual blessings, nag-aakit ka ng kabutihan, magniningning ka sa langit, at ang mga lingkod, malinaw po. Ang mga lingkod ng Diyos, pagdating ni Jesus, ayan na, makikita mo daw, hindi lang yung kordero ha, makikita ng mga lingkod ng Diyos ang mukha niya.
Amen! Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, may natutunan. Ayan. So, posible po yan, ha? That, mahirap siya, yes. Hindi ko naman sinasabing madali. Mahirap talaga siya, lalo na doong part na pagsisisi. Pagbabago, paglilingkod. Pero tandaan po natin, kapatid, brothers and sisters, sa nangyayaring ito sa pandemic at kung anuman, ito ay wake-up call natin. Marami ng masasamang tao, maraming nakakalimot sa Diyos. Amen! So itong paanyaya mo, ang dami rin namamatay. Paano kung ikaw o ako o tayong lahat biglang nahawaan at biglang, ayan na, kinuha na ni Lord ang buhay natin? Paano mo makikita ang Diyos kung ikaw hindi nagsisi? Proseso, si Jesus mismo nagsabi, magsisi ka daw. Lumapit ka, kapatid. Maglingkod ka daw. So hanggat buhay ka, bigyan mo naman ng time ang paglilingkod mo kay Lord kung gusto mong makita ang mukha ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Ngayon po, dumako na po tayo sa healing prayer. Dito naman po sa healing prayer, tandaan po natin na walang imposible sa Diyos. Lumapit na kayo sa Kanya daw. Ang Diyos ay pag-ibig. Gusto Kanyang gumaling sa karamdaman mo. Iligtas ka sa kapahamakan. Pero dapat, ano sabi? Pagsisihan. Jesus said, pagsisihan at talikdan na natin ang ating kasalanan para makita natin ang mukha ng Diyos. Ipikit po natin ang ating mga mata ngayong oras na to. Namnamin mong awitin niyang kapatid. At kung ano man ang nagawa mong kasalanan at lahat ng mga galit mo, lahat ng mga nakaaway mo, patawarin mo na. Ang lahat ng yan, walang kwenta yan, brothers and sisters. Walang kwenta ang perang yan, ang ari-arian mo yan, ang pinagpaguran mo yan pag nakasaharap ka na ng Diyos. Ang lahat yan, walang kwenta po ang mga pinriority mo, kapatid. Ang gusto ng Diyos, makukuha mo, ang makikita mo mukha daw niya. Maglilinis ka ng puso, magsisi ka at maglingkod, kapatid. Magsisi tayo ngayong oras na to. Lord, bigyan mo kami ng karunungan nagmumula sa iyo. Kapatawaran sa aming makasalanan, linisin mo aming puso at kaluluwa ngayong oras na to. Gusto namin makita mukha mo, O Lord God. Gusto namin makarating sa langit at makasamang kordero at makita ang mukha mo, O Lord. Handa na namin itumid ang aming mga landas. Ayaw namin mapahamak ang aming kaluluwa kasama ng muna aming pamilya. Nagsisisi na po kami sa lahat ng aming makasalanan ngayong oras na to. Totoo na po kami nagsisisi, Lord. Ayaw namin mapahamak sa impyerno. Ayaw namin po mapahamak sa apoy, dagat-dagat ang apoy ng asupre, O Lord, na walang hanggang kaparusahan. Patawarin mo kami, O Lord, patawad, Lord, patawad. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasal. Ang mga nanonood sa live stream na to, Lord, patawarin mo sila, munyang pamilya. Kung naman nagawa niyang kasalanan, iligtas mo siya sa kapahamakan. Iligtas mo kami sa dagat-dagat ng apoy. Linisin mo ang aming puso at kaluluwa ngayong oras na to. Ngayon, malinis na tayo. Sabi nga, lumapit tayo sa Kanya. Magsisi, magbalik loob. Handa Kanyang patawarin kahit gano'ng makarumi ang puso mo at kaluluwa mo. Ngayon, humingi ka naman lahat ng ang Diyos ay pag-ibig, kapatid. Humingi ka ngayon lahat ng hinihingi mo. In God's time, in God's will, ibibigay niya. Ang kanang kamay mo, ipato mo sa ulo mo, at kaliwang kamay sa pati, may karamdaman. Ang banal na Espiritu, ibababa ngayong oras na to. Ako'y naniniwala na nanalig sa lahat ng mga nandito sa live stream na to. Siya ay gumagamit ng instrumento para pagalingin ang lahat ng mga tao. Wala siyang kamay. Wala siyang paa. Ngunit gagamit siya ng mga taong karapat-dapat para kayo pagalingin. Siya po ay nangangako at marami ng ebidensya sa lahat ng mga pray over na gumaling sa pamamagitan ng banal na Espiritu niya. Nandito po ang iyong lingkod, Lord, gamitin mo kamay ko. May hinihiling ang mga nandito sa live stream na to. Linisin mo ang kanilang puso at kaluluwa ngayong oras na to. Linisin mo sila ngayong oras na to.
tagalin ang makasalanan, karumihan, at alitan, at galit, puot, hinalakit sa kanilang mga puso. May hinihiling sila ngayon sa para sa kanilang kamag-anak, mga kapatid. Iligtas mo sa kapahamakan ng mga magulang nila, mga anak nila, lalong-lalo na sa COVID-19. At ang inlingkod na to, Lord, itong mga tao ngayon na regular na nanonood at nakikinig sa mabuting balita mo sa God's Healing Mission, i-bless mo po sila, Lord. Bigyan mo sila ng kaligtasan, kagalingan ng kanilang karamdaman. Kung ano man ang hinihiling nila ngayong oras na to, Lord, ibibigay mo ayon sa iyong kalooban. Iniligtas mo sila sa COVID-19, pagagalingin sila sa karamdaman. Iniligtas ang kanilang kaluluwa papunta sa buhay na walang hanggan. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ayan, kung may naramdaman ka mainit, malamig, no? Mula ulong kang talampakan ng banal na Espiritu, totoo pong may Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay pag-ibig. Lumapit ka daw sa Kanya at siyang bahala sa pagpapala mo. Amen? Ngayon, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga natutuunan natin. Pasalamat po tayo. Itaas mo kamay mo ngayon, brothers and sisters. Kapag pinupuri mo daw ang Diyos, tuwan-tuwa siya. Doon nang gagaling ang pagpapala, hindi kanya pababayaan. Pasalamat ka, buhay ka pa. Amen! Pasalamat ka, buhay ka pa, pasalamat ka. May kinakain ka pa, may tinitirhan ka pa. Count your blessings, lalong-lalo na ngayon. Ang mga natutuwan natin ay pagpapala galing sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's give thanks to the Lord our God. Salamat, Lord, sa pagkakataong makarinig at makapagbalik loob sa iyo. Itaas mo ang iyong kamay, kapatid. Dadaloy ang banal na Espiritu ngayong oras na ito para sa buong mong pamilya. Pagpapala, protection, financial blessings, spiritual blessings. Sagana ang Diyos ay may-ari ng mundo, kapatid. Kaya-kaya kanyang pagalingin at proteksyonan. Sa lahat ng mga gusto mo sa buhay, ililigtas ka, kapatid. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Maraming salamat sa vlog na to, Lord. Maraming po kami natutunan. Salamat, Lord. Alam na namin kung paano makita ang mukha mo, oh Lord God. Gusto namin makarating yan kasama ang kordero. Yes, we are strong now. Malakas ng espiritu mo, kapatid. Malakas ng physical na makakaramdaman mo. Malakas ka na, kapatid. Ligtas na tayo, kapatid. Ligtas na tayo sa kapahamakan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin mo ang Panginoon. Tuwang-tuwa siya pag pinupuri mo. Doon ang gagaling ang pagpapala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Ayan, kung na-bless kayo, please sabi nyo, like and share this and click the bell button para po for notifications, para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong video. Tandaan nyo, kagaya ng sabi ko, kakaiba to. Ano po yung kakaiba? Dandito po yung mga lihim na panukala. Paano ba talaga maligtas sa kapahamakan? Lalong-lalo na sa kaluluwa natin pagdating ni Jesus sa second coming. Maligtas tayo. Ang pinakabuod dito, ang pinaka-goal natin dito, magkasama-sama tayo sa langit. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ayan. Sino pa ang gustong makarating sa langit? Hello! Taas mo kamay mo, nakikita ka ni Lord. Hello! Ayan, may bonus verse po ako. Si Jesus mismo nagsabi kasi nito eh. Kaya hindi ko pwedeng palampasin ito. May sinabi mismo si Jesus sa mga lingkod niya, 'di ba 12 disciples lang dati? Tapos may nadagdagan na 72 disciples. Kung naalala niyo sa Lucas, Jesus, may sinabi po siya rito sa mga lingkod niya. Inutusan niya maglingkod, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may karamdaman. At pagkatapos po noon, bumalik sila. Pagkabalik ng 72 disciples na 'to,
ang mga lingkod niya, tuwan-tuwa sila, nakapagpalayas ng demonyo, tuwan-tuwa rin si Jesus. Si ako kasi lagi mapapansin niyo, lagi kung ano yung sinasabi ni Jesus, kasi po Jesus is the high priest. Hello. Siya rin po ang maghuhukom sa atin. Amen. Kaya concerned ako lagi sa sinasabi ni Jesus. Bakit po? Siya po kasi maghuhukom. Siya magtatapon sa iyo sa dagat-dagatang apoy o magdadala sa bagong langit. Kaya dapat, kung ano yung sinabi niya, talagang pagtuunan mo ng pansin. Hello? Unawain mo mabuti. Si Jesus mismo nagsabi, eto po ha, mga lingkod po ito. Word for word from Jesus Christ. Sabi rito, ayan, bumalik na po sila, naglingkod na. Sabi rito ng mga, ano, ng mga, ito po, Lucas chapter 10, verse 17 to 20. Napakalinaw nito. Nung pagbalik nila, sabi rito ng mga lingkod, bumalik na tuwan-tuwa ang mga 72. Tuwan-tuwa sila, sabi nila, Panginoon, sabi kay Jesus po, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan, no, sa ngalan ninyo. Sumagot po si Jesus, ha, si Jesus ang nagsabi rito, pakinggan niyo po ito, napakaganda ang pangako ni Jesus. Sabi niya, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ni Jesus, tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Binigyan ng power ang lingkod po, ha, bibigyan ng kapangyarihan. Kaya sabi ko, maglingkod na kayo. Ano pa yung, maliban sa kapangyarihan daw ibibigay sa iyo pag naglilingkod ka. Kaya ako po ginagamit ni Lord sa healing, ginagamit sa pagpapalayas ng mga demonyo. Totoo po, ako po mismo na experience ko yan. Ginagamit ako ni Lord. Pag naglilingkod ka, bibigyan ka ng kapangyarihan. Ito yung pinakamagandang promise ni Lord God Jesus. Sabi niya, gayunpaman, magala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu. Paglingkod ka daw, masusuko ang masamang espiritu sa iyo. Hindi ka papasukan ng bad spirit. Hello! Ayan ha, si Jesus mismo nagsabi, pag naglilingkod ka, hindi ka papasukan ng bad spirit. Ito yung pinakamahalagang binanggit niya. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi, listen to this, dahil sa nakatala sa langit, ang pangalan ninyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Ano sabi? Ang mga lingkod, Jesus confirmed. Siya darating, ha? Second coming. Siya maghuhusga. Sabi niya, yung mga lingkod daw niya, nakatala na daw sa langit. At doon, makikita natin ang mukha ng Diyos. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. See you next vlog po. God bless. Please like and share this. Huwag mong kalilimutan. Maglingkod ka kasama sa paglilingkod yung pagsishare mo. And click the bell button. Subscribe po kayo. Marami kayong matututunan dito na never heard in your entire life. Amen. God bless us all. See you next vlog po.